Ng araw mga ginigilog kong mga kapatid. Ngayong araw na ito ipinagdiwang sa iba't ibang simbahan ang huling pitong wika ng Panginoon. Ngayon ay ating pagbumuni-munihan ng bahagya ang pitong wika ng Panginoon. Una, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang pagkakataon na ini-encourage tayo ni Jesus na tayong magpatawad. Sabi nga ng isang alagad, Panginoon, ilang beses po ba dapat kami magpatawad? Ang sagot ng Panginoon, 77 beses ikaw magpatawad. Kay dami ng sinabi ng Panginoon na ikay magpatawad. Ito'y nangangahulugan na hanggat kaya mong magpatawad, ay ikaw ay magpatawad. Ito'y hamon ng Diyos sa atin. Ano ang iyong pipiliin? Ang maghiganti o ang magpatawad? Sapagkat ang nagpapatawad ay nakaluluwag ng damdamin. Mga ginigilaw kong mga kapatid sa pananampalataya, maging si Jesus ay nagpatawad nung siya'y nasa kalagitnaan ng kalbaryo. Maging tayong mga tao ay dumadanas ng iba't ibang kalbaryo sa iba't ibang anyo. Maaaring habang tayo ay dumadanas ng ganong kalbaryo, tayo'y tinutuya. Tayo'y sinasakta ng ating kapwa. Tayo'y pinagkakaisahan. Ngunit ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo'y magpatawad sapagkat ang pagpapatawad ay susi para ikaw ay makaisip ng tamang solusyon sa iyong problema. Ikalawa, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ito ang pagpapalang natanggap ng isang mapalad na magnanakaw na kasama ni Jesus na naripas sa krus. Ora mismo, kumbagay sabi ng iba, on the spot, ay ibinigay ni Jesus ang isang napakagandang biyaya sa buhay, ang isama siya sa paraiso. Dahil dito, ay sinasabi ng Panginoon na ang bawat oras sa ating buhay ay mahalaga. Dito, ibinibigay ng Panginoon ang hamon sa atin na tayo maglingkod sa Kanya anumang oras ng ating buhay. Huwag nating isiping huli na ang lahat. Katulad ng isang kwentong aking narinig, merong isang ama na piniling mambabae. Kalaunan ay kanyang napagtanto na mahal niya ang kanyang pamilya. Ngunit nung siya'y papauwi na papunta sa kanyang tahanan, inatake at namatay sa bus. Kay lungkot ng senaryo, kay lungkot ng pangyayari. Maraming gantong pagkakataon na paminsan ay gusto nating magbalik loob, ngunit pinipigilan na tayo ng pagkakataon sapagkat nahuhuli na. Mga ginigilaw kong mga kapatid, bago dumating ang huling pagkakataon ay araw-araw nating paglingkuhan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Ikatlong salita ng Panginoon, Babae, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Ang babae na mahal na Birheng Maria ay kumakatawan sa ating iglesia. Nangangahulugang ito ang nag-aalaga ng bago at lumang membro ng ating iglesia. Samantalang ang anak na si Juan ay kumakatawa naman sa isang bagong membro ng iglesia. Dito'y sinasabi ni Jesus bilang bagong membro ng iglesia, pahalagahan natin ang ating pananampalataya. Pahalagahan natin ang pagkasakripisyo ni Jesus. Pahalagahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat, mahal tayo ni Jesus.
Mahal tayo ng Panginoon. Ang higit sa lahat, ituturo sa atin ang simbahan ang tamang kaligtasan. Pang-apat, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang pagkakataon na sinasambit ng mga tao na pupunta sa kagipitan. Jesus, Jesus, kung ikay totoo, bakit kami naghihirap? Panginoon, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Bakit mo ako pinabayaan? Mga salita na binibitawa ng mga ordinaryong tao o ninuman sa ating lipunan sa mga pagkakataong dumadanas ng sakit. Ngunit, ito ay binibigyan ng karapatan ng Diyos na masambit kung ito ang tinatawag na meaningful suffering. Ano ba yung meaningful suffering? Ito ang paghihirap na kung saan halimbawa'y katulad ng isang ina na nasa bingit ng kamatayan ng kanyang anak, nasasambit ng ina o ng ama o ng kaninimang magulang, Panginoon, Panginoon, bakit mo kinuha ang aking anak? Bakit mo ako pinabayaan? Ito ang tinatawag na meaningful suffering. Binibigyan ng Panginoon ang bawat isa sa pagkakataong ito na makapaglabas ng kanyang saloobin. Sapagkat ito ang panahon at pagkakataon na ang bawat individual ay nag-aalay ng meaningful suffering. Pag sinabing meaningful suffering, ito'y paghihirap na kung saan ay para sa iba, na kung saan ikay nasasaktan dahil sa iyong minamahal. Mga ginigilo kong mga kapatid, maging si Jesus ay tumawag, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y pagkakataon o pagpapahintulot ng Diyos sa atin na paminsan ating tanungin, papaano tayo naniniwala sa Diyos? Panlima, nauuhaw ako. Nauuhaw ang Panginoon. Ito rin ay ayon sa kaganapan ng kanyang pangako. Ikaw kapatid, paano ka nauuhaw? Ang bawat isa ay nauuhaw. Ngunit, papaano ka tumugon sa uhaw na iyong kapwa? Papaano ka tumugon sa uhaw ng Diyos? Katulad ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, nauuhaw ako. Ngunit anong ibinigay ng mga tao ng panahong iyon? Isang maasim na alak na may nilahukan ng apdo at inilagay sa isang espongha upang ipahigop kay Jesus. Ngayong panahon na ito na ang tubig ay binibili, ngunit marami rin pa rin mga taong nagkakawawang gawa na ipinamamahagi ang tubig. Anak, kapatid, kapamilya, papaano ka tumugon sa uhaw ng ating kapwa? Papaano ka tumugon sa uhaw ng ating mga kapatid? Katulad ni Jesus, nauhaw siya. Nauuhaw ang ating mga kapatid sa pagmamahal. Nauuhaw ang ating mga kapatid. Papaano tayo tumutugon sa uhaw ng bawat isa? Sana'y tumutugon tayo ng merong katapatan kung ano ang hinihingi ng ating kapwa, naway buksan natin ang ating mga paningin at tayo'y magbigay ng ating makakaya. Ika-anim na salita, naganap na. Ito ang panahon na sinasabi ng Diyos na naganap na. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon na ang buhay natin ay nalarapat lamang na ialay natin sa Diyos na merong kababaang loob.
may mga pagkakataon na hindi natin nagagawa ng maayos ang mga bagay na niatang sa atin. Paano natin masasabing naganap na? Gayong hindi mo ginampanan ang iyong tungkulin. Halimbawa, isang padre de pamilya, hindi tumugon sa pangangailangan ng tahanan, bagkus inuna ang luho ng katawan. Masasabi mo bang naganap na? O naganap na ba ang kaligtasan sa buhay mo? Papaano mo masasabi na ang buhay mo ay isang perpekto at isang huwarang buhay? Ikapitong salita. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ang pagkakataon na hinihingi ng Diyos na ipagkatiwala natin ang ating espiritu sa Diyos. Sapagkat sa pagkakataong ipinagkatiwala natin ang ating espiritu, ito ang pagkakataon na nawawala ang takot sa ating buhay. Binubura natin ang takot na ating gawin ang isang bagay upang tayo umusad sa buhay na ito. Mga ginigilo ko, mga kapatid, sa oras at sa pagkakataon na sinirender natin ang buhay natin sa Panginoon, ito ang pagkakataon na nagaganap. Ito ang pagkakataon na masasabi natin sa Diyos na sinirender natin ang ating sarili sa Kanya. Sa panahong ating ibinigay ang ating sarili sa Diyos, ito ang pagkakataon na tayo lumalakad patungo sa isang matagumpay, patungo sa isang perpekto, patungo sa isang answer prayer na buhay. Mga ginigilo ko, mga kapatid, hinihingi ng Diyos na ating ialay sa Kanya ang ating mga kaluluwa. Nang sa ganon, wala tayong katakutan at nabubuhay tayo ayon sa diwa ng Diyos. Mga ginigilo ko, mga kapatid, iyan ang pagninilay ko sa pitong huling wika ng Panginoon. Sana'y nakatulong ang aking mga binahagi upang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahal naming Ama, salamat po sa putong huling wikang inyong sinambit na patuloy pong tumatanim sa aming puso upang ito'y humubog sa aming buhay pananampalataya. Ama, sa iyong mga salitang binitiwan bago ka binawian ng buhay, ay patuloy na nagiging hamon sa amin upang kami mabuhay ng may katwiran, mabuhay ayon sa pananampalataya, at mabuhay ayon sa diwa ng aral ng Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Paalam mga kapatid, ngunit huwag kalilimutan ang aking bilin. Ngumiti para makita ang ganda ng daigdig. Paalam!